Hello guys, ayan, so welcome na naman po dito sa KB Gaming tutorial video. So for today guys, ang ituturo natin ay kung paano matristaran itong base layout na ito. Bali, as you can see guys, may nakikita tayong town hall na nasa gitna, so we can call it again the ring base. So for the ring base guys, ang ginagawa ng ring base or purpose ng ring base is to protect the town hall. And if ever, give the 1 star value dun sa aatake sa base na ito. Since alam na natin na ring base yung aatakihin natin na base, given yung idea na gagamit tayo ng blimp. So magiging effective na naman dito yung ating troops composition, the Blizzard Dragloons. Okay guys, so meron na tayong troops composition na pang-aatake sa base na ito. It is time to make the plan. Okay, sa pagpaplano natin guys, ang una natin tiningnan, agad-agad, dahil alam natin na air attack ang gagamitin natin, ay yung air sweeper. Hindi natin masyadong tinitingnan yung air defense. Why? Kasi alam natin makunat yung dragoon and merong perfect support for our dragoon, which is the warden. And also, hindi natin problema sa dragoons yung town hall kasi nga yun yung target ng ating blizzard. So ngayon, mag-iisip tayo ng dropping point ng ating blizzard first since yun yung nauuna before dropping the dragloons. Bale, tiningnan natin dito yung air sweeper. Air sweeper nakatutok dito sa may bottom left. Yes, and another air sweeper nakatutok naman dun sa may top right. Okay, so ibig sabihin well protected yung area na yun ng air sweeper. Hindi natin gustong i-drop yung ating blimp kontra sa air sweeper. Why? Kasi madedelay yung blimp and expected mababasag yung blimp na may chance na hindi mararating yung target area natin. So, hindi natin pwedeng i-drop yung blimp coming from the top right. Hindi rin natin pwedeng i-drop yung blimp coming from the bottom left. At, mas lalong hindi natin pwedeng i-drop yung blimp coming from the top left. Why? Kasi yung air sweeper nasa may top left ng town hall. So, ngayon guys, meron na lamang tayong dalawang area kung saan pwede tayo mag-drop ng blimp. Yung blimp, pwede manggaling sa bottom, pwede rin manggaling dun sa may right side. Since hindi na mga po available yung top and left side. Okay. So ngayon, since meron na tayong dropping point ng blimp, titingnan na naman natin kung saan magiging effective i-drop yung blimp. So first option natin yung bottom. Pwede natin i-drop yung blimp from the bottom, papunta sa may town hall. Kaso, nakita natin may Archer Queen sa dadaanan ng blimp. Again guys, nasa tabi ng town hall yung clan castle. So, if ever magbiblim tayo sa bottom, ma-activate natin yung clan castle. At alam natin, yung Archer Queen, scattershot, air defense, X-bow, pwedeng makabanat sa ating blimp plus the archer tower and inferno tower. So for that reason, hindi natin gusto mag-drop ng blimp sa bottom. That leave us the side, yung right. Okay? Yung right side, pwede tayong mag-blimp from the side, from the right side. Okay? Nakikita natin, Barbarian King yung sasalubongin ng blimp, which is hindi makakabanat sa air. X-bow nandoon, scattershot nandoon din, air defense nandoon, tatlong depensa against the blimp. Well, sabihin na natin apat, sama natin yung archer tower. Pero sa blimp na gagawin natin, meron tayong dalang lava hound. So lava hound first, papunta sa air defense. Susundan ng blimp. So, alam natin,
na yung blimp mapoprotektahan siya ng lava hound since X-Bow, Scattershot, Air Defense, Archer Tower lang ang babanat sa ating Lava Hound. So, Lava Hound will be able to tank our blimp papunta dito sa may Town Hall. And, don't forget guys, yung Air Sweeper. Nakatutok pa rin yan sa may top left. So, for this reason, kailangan natin mag-invest ng Free Spell. So, Free Spell on that Air Sweeper, Lava Hound, tanking that defense dito sa may right side, blimp will now reach the target area. Kung saan, nandoon yung Town Hall plus the Clan Castle. So guys, ayan, ulitin lang natin yung blimp. Hindi natin siya gustong dumikit sa may Town Hall. So babasagin natin yung blimp dito sa pagitan ng Town Hall and Air Defense. Ang target ng ating Blizzard is to destroy the Town Hall, destroy the Eagle, destroy the Scattershot, X-Bow, Air Defense, Clan Castle Troops if ever, another X-Bow, and Archer Queen. Since yung Archer Queen na yan, malaking range niyan, I'm sure at alam natin, makikita at makikita niya yung Barbarian na kasama ng ating Super Wizard. So Archer Queen lalapit doon and we are hoping talagang ma-chain value itong Archer Queen ng kalaban. Anyway, that is just a chance na mangyari. Pero ang pinaka-target lang natin dito guys, yung Town Hall Clan Castle, Scattershot Eagle, X-Bow, and Air Defense. Okay? So meron na tayong plano sa ating Blizzard. Next naman natin plaplanuhin ay yung dropping ng Drag Loons. So saan ang galing yung ating blimp? Dito sa may right side. Okay? So we are sure na wala na masyadong depensa dito sa right side since binasag na nga yan ng ating Blizzard, pwede tayo mag-drop ng Baby Dragon ngayon dito sa may top right. Okay, for the top right, ang babasagin niya dito, itong Elixir Collector, Barracks, and some random buildings. Makakapag-panel yung Baby Dragon dito. And then, we have the pathway or dropping point for our Drag Loons. Drag Loons pwede natin i-drop dito sa may right side. Top right, okay. Papunta yung Drag Loons natin, pakaliwa, papunta dito sa top area, pipihit, papunta dito sa may left side. Okay, so dito sa may left side guys, ingat kasi may mga building sa labas. So para hindi natin, or para malaman natin, or para makasigurado tayo na yung Drag Loons natin, dito lang siya dito sa loob. Ang gagawin natin dito is magdadrop tayo ng heroes. Okay. So, Drag Loons natin, dropping point dito sa may top area, top right, papunta dito sa may Multi Inferno Tower, and we don't want our Drag Loons lumabas, papunta dito sa may gold storage, cannon and elixir storage, so magdadrop tayo ng heroes doon. Yung heroes, ang gagawin niya is to clean up that top left area, and then, kasama ng ating dragon, mag-clean up dun sa natirang compartment. Okay. How about the Royal Champion? Well, yung Royal Champion natin guys, since alam natin, madedelay yung ating heroes para basagin yung gold storage and elixir storage, habang yung dragon nakarating na sa may Multi Inferno Tower, we are able to drop that RC dito, manggagaling sa may left side, mauuna para basagin itong Archer Tower, Mortar, and that Air Defense. And possible, we can use that Royal Champion ability for that Inferno Tower, Scattershot, and last Air Defense. Okay. And what else? Done with the right side, top right, done with the top left, Blizzard sa may right side. So that means ang natitiran lang dito guys is yung building dito nga sa may bottom area. So this will be the clean up area. So again guys, ulitin lang natin. Recap lang tayo before natin ipakita yung video kung saan paano natin natristaran yung base na to. Kung magiging effective ba yung ating plano. Blizzard coming from the right. Drag Loons coming from the top right. Heroes coming from the top left. RC coming from
the left side, and then clean up on the bottom. So again guys, sana may nakuha kayong idea kung paano natin natristaran yung base na to. And I hope you enjoy the video na mapapanood ninyo using the drag loons. And salamat po ulit sa pagsuporta at pagtutok dito sa tutorial na to. And sana don't forget to like the video, share the video sa mga kapwa COC player natin. And again, salamat po ulit. We'll be right back.